Ohayo gozaimasu! Welcome po dito sa Etymology. Isang Japanese delicacy naman po ang ipi-feature natin for today. Walang iba kung hindi ang sikat na sashimi. Mula ito sa mga Japanese words na sashi na ang ibig sabihin ay to slice or pierce at mi na ang ibig sabihin ay flesh or meat. Kapag pinagsama, we have sliced meat. Isa ang sashimi sa pinakasikat na Japanese cuisine. Pangkaraniwang ginagamit dito ang seafood pero po pwede din namang gumamit ng ibang meat products katulad ng beef sa paggawa ng sashimi. Minsan, napapagkamalan ang sashimi na kapareho ng sushi. Pero magkaiba po ang dalawang popular dishes na ito. Ang sushi ay pinaghalo-halong various fresh fillings na mayroong vinegared rice at kalimitang binabalot sa seaweed wraps. Samantalang ang sashimi naman po ay maninipis na sliced cuts ng raw meat or fish. O eto, pag-usapan naman natin, ano nga ba ang makukuha natin sa pagkain ng sashimi? Tingnan natin ang ingredients nito para malaman natin. Tuna, salmon, squid, salay-salay, lapu-lapu, soy sauce at wasabi. Maalin sa mga yan po pwedeng gawing sashimi. Kung susuriin natin, healthy in itself ang sashimi dahil mayaman ito sa omega-3 fatty acids, healthy protein at essential vitamins. Ang sabi din natin kanina, ito ay kadalasang served raw at mayroon lamang sauces katulad ng oil at soy sauce. Kung nagpapapayat naman po kayo, maaaring makatulong ang pagkain ng sashimi dahil mainly protein ang makukuha ninyo rito na maaaring makatulong sa pagpaparamdam ng pagiging busog kumpara sa ibang mga macronutrients. Isa pa, mayaman po sa omega-3 fatty acids na sinasabing heart healthy ito. At para din naman po sa mga medyo on the go, madali lamang po ang pagpre-prepare. Pero, speaking of preparation, mainam na kung kayo ay kakain nito, pumunta kayo sa isang reputable restaurant. Ito ay dahil ang sashimi ay served raw, kinakailangan ay malinis na malinis po ang pagkakagawa nito dahil maaaring makakuha ng ilang mga infectious diseases kung hindi maayos ang pagkakaprepare nito. Para din naman po sa mga nag-ooperate ng mga restaurants na nagsuserve ng sashimi, mainam na mayroon po kayong periodic health check parati sa inyong mga food handlers dahil madaling makapanghawa kung hindi maayos ang hand hygiene. At kung mayroong sakit, mainam na huwag na muna pong papasukin ang inyong mga tauhan. Huling tips, kung paminsan-minsan naman po ay wala namang masama sa pagkain nito, make sure lamang na again sa reputable restaurant po kayo kumain upang makasigurado sa kalidad ng pagluluto at pag-prepare ng inyong mga kakainin. Paalaala lamang po mga ito dahil ang gusto po namin ay parating safe na safe kayong lahat. At ayun, sana po ay may natutunan po kayo sa episode natin for today. Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you again sa next episode. Ingat!